matunog ang mga balibalita ngayon na sa isang bahay sa bayan ng Kalasyaw sa Pangasinan, may misteryosong mga tunog na naririnig sa bubungan tuwing gabi. Nakatanggap kami ng message sa aming Facebook fanpage. Humihingi ng tulong sa kanila raw kasing probinsya. May umaataking manananggal. Agad pumunta ang aming team sa Barangay Buet, Kalasyaw, Pangasinan, kung saan naabutan nila ang takot na pamilya ni Mariel. Hindi niya tunay na pangalan. 5 gabi na raw kasing may nambubulabog sa kanilang bubungan. Nagsimula raw ang lahat gabi ng January 27, ika-40 days pa man din daw ng kamatayan ng asawa ni Mariel nung habang sila'y nagpapahinga. Bigla na lang nakarinig ng malakas na pagbagsak sa kanilang bubungan. 3 beses siya lumapag nung gabi na yun. Unang beses yun, so pinakinggan ko. At mas nangilabot pa raw sila nung may narinig silang parang pumapagaspas. Pangalawang bes, iba na to. Aswang niya kasi mayroong aswang dito sa pulukdos. Pangatlong beses, naghanap ako ng pwede kong i-ano sa bubong na pagka lumapag na naman siya, akala ko parang may bumagsak. Kinaumagahan, agad kumuha ng mga bawang si Mariel para ikalat sa kanilang bahay. Naglagay na rin sila ng asin sa labas ng kanilang pintuan at bintana. Nang istorbo na ako ng mga kapitbahay. Mga kabataan yun na mga binata, andyan sinasama nila kami. Yung iba nasa labas. Pagtuntong ng alas 10 ng gabi, may kumalabog na naman daw sa kanilang bubungan. Inabangan namin, tapos narinig nila, yung pakpak niya kasi may kuko. Nung una kasi akala ko paayon. Ayun pala, kaya pala ganung kalakas kasi yung paganyan niya. Sabi ko, habulin nyo. Tapos bugla siya umalis. Pag tinitingnan nila, wala na, umaalis na siya. Ang hipag ni Mariel, may nakita raw na parang napakalaking ibon. Kasi sa may kalsada lang sila. Akala niya ibon lang, pero ang laki. Tulog ako alas 5 ng madaling ng umaga na. Inaantay ko siya na biglang dumapok. At hindi mo alam kung kailan susugod. Sa ika-4 na gabi, ang nobyo ng anak ni Mariel sinilip na kung ano ang nasa kanilang bubong. Doon na raw nakita ng dalawang mata ni Marvin. Malaking po yung pakpak niya. Natakot po. Naisip ko po na baga anuin ako, nanginginig. Kahanap siya ng pangpapalo sana doon kasi nakita niya na manananggal pala yun. Na hindi mo maipaliwanag yung mukha niya. Yun, natakot talaga. Sabi nila yung manananggal bata daw ang pinupuntirya nila. Natatakot ako sa mga kapatid ko. Sa puntong yon, nagpagawa na ng sibat sina Mariel. Naghalo ng abo na may kasamang bawang, bigas at asin. Gumawa na rin ng pang-spray na may halong bawang, asin at holy water. Ito na yung pang-spray ko sa mga dami ng bata. Tapos yung mga tela-tela dito sa loob ng bahay para mangamoy bawang. Gayunpaman, sa 5 gabi, meron pa ring kumaluskos. Layuan mo na kami! Kaya pinakiusapan na raw ni Mariel ang nanggugulo sa kanila. Pagod na ako, nakikiusap ako sa'yo kasi pareho tayo na nabubuhay. Nilalang ka rin, nilalang din kami. Huwag mong pakialaman yung mga anak ko. Natigil naman daw ang pagpaparamdam. Kailangan di mo pakita ang natatakot ka kasi mga bata yun. Pag natakot ka, matatakot na rin sila. Kailangan maging matapang ka. Pagbagsak niya, ginaganyan ko rin siya para umalis siya, para alam niya na lumalaban yung tao dito sa loob. Pati mga kapitbahay ni na Mariel, natakot. Yung ate ko sabi niya, huwag ka maniwala, ano lang yan, manok. Sabi ko, manok gabi. Buntis ka pa naman, tako. Kaya kinuha ko yung holy water, asin, tsaka bawang. Maniniwala ako sa mga manananggal. Pag nakita ko, maniniwala ako. Pero pag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. Sa buong buhay ko, wala kaming nabalitaan na may aswang dito. Doon na lang lumabas ang mga kwento na hindi pala sa kanila unang nagsimula ang kababalaghan, kundi sa kalapit nilang purok. Kung saan naroon si Edgar, July 2017 daw, nung may namataan din siyang kakatwa sa kanilang likod bahay. Nuhutog ako, ulam, nugid tubig, karot ko sa puno, hatig ng tawad. Agad daw dumampot si Edgar ng tirador, pero nung titirahin na raw niya ito, mabilis itong lumipad, papalayo. Umantra sa Malanggal, Durasare, dito.
ang kapitbahay ni Edgar. Natakot din daw. Nakabukas to dati, lagyan ni Papa ng ganyan. Hindi kami exposed sa loob na may tao. Naglagay na rin ang itak sa may pintuan. Nilalagay po namin siya dito tuwing gabi, pang protection lang namin. Ito ay isang Filipino version ng tinatawag nating mga vampire. Ang pinagkaiba lang yung ating version sa ating folklore na mga manananggal ay yung term mismo, natatanggal. Humahati ang katawan. Maraming kwento nito, mostly in the Visayas. Ang mga tao kasi meron tayong tendency na kapag isang bagay hindi mo naintindihan, kumakapit ka sa folklore. Kasi nga, yun ang pinaka-sociological boundaries nung paniniwala. Samantala, sa kalagitnaan ng panayam ng aming team kay Mariel. Tiny. Paano ko tayo po yung tiny? Kung po yun? Wala ka na ibon? Wala. Walang kalapati dito eh. Walang kalapati dito eh. Wala. Narinig mo? Ah, sabi ko sa iyo. Uy. Yan, walang nahulog. Saan lang mahuhulog dyan? Tingnan mo, wala kang kawayan dyan sa gitna. Uy, walang mangga dyan. Yung kanina na narinig natin, parang ando na siya eh. Na parang nagmamatsyag. Pero nung sinilip ito ng aming team, may tumunog ulit. Lahat kami nagtinginan na. Kaso, that time, nakita ko, tsaka ng SP ko, na may mga daga dun sa mismong yero. Dun naman po sa sinasabi niyo na daga, malayo siya doon sa area ng may talagang tumunog. At hindi ganun talaga yung tunog nung sunod-sunod na araw, yung narinig namin. Para mahuli kam kung ano man ang gumagambala sa bubungan ni na Mariel, nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera. Ano kaya ang makukunan ng mga ito? Samantala, tumulong din ang isang paranormal investigator, si Ana. May narinig kami dito na bigla na lang bumabog sa kabubong namin. Tapos parang akala mo naglalakad, biglang mawawala, gano'n. Asawa niyo po siya? Oo. Namatay po siya? Ano ko kinamatay niya? Cancer. Nandito pa siya eh. Baka po yung nararamdaman niya dyan sa bubong na yan. Hindi po natin masabing aswang, hindi natin masabing elemento. Simula noon, nung nag-asawa kaming dalawa ng asawa ko, kung ano yung labas ko lang, hanggang kalsada, ganun. Hindi kasi ako nagkikipagkapitbahay. Hindi naman siya parang, kasi kung aswang yan, maririnig mo eh, yung tik-tik, maaamoy mo eh. Kasi pag tik-tik-tik, malakas siya, malayo yan. Pero pag mahina ang tik-tik niya, kabahan ka na at nandiyan sa paligid eh. Wala eh. Iba yung naramdaman ko, hindi siya aswang. Tumataas balahibo ko. Nandito yung asawa mo. Huwag ka daw malungkot, di doon niya kayo pababayaan. Nag-antabay ang aming team sa makukunan ng CCTV. Pagtuntong ng 11:27 ng gabi, may namataan sa bubungan. Pero hindi pala ito kung anong nilalang. Kundi pusa. Sa pangalawang gabi, muling nag-abang ang aming team. Ang resulta, pusa na naman daw sa kanilang bubungan. Hindi siya tulad nung dati na narinig ko na talagang bagsak talaga ng malakas. Kaiba po yung lumabas sa CCTV at saka yung narinig natin na tumunog na may mano sa bubong. Yung pusa na lumabas sa CCTV doon mismo sa may garahian. Naniniwala ako na hindi yun pusa. Ayon sa Calasiao Municipal Police Station, wala raw silang natatanggap na reklamo tungkol sa mga paggagambala sa mga kabahayan sa Calasiao. Yung mga ganitong insidente na may mga nakakadistorbo na, pwede po nilang idulog sa kanilang barangay. Ngayon kung kailangan ng assistance ng PNP, available naman ng ating kapulisan na 24 hours of the
day. Wala pang incident na ganun. Ito ang una na narinig ko na mayroong manananggal dito na napansin sila. Pero sa ilang mga purok ng Kalasyaw, nanindigan ang mga residente, hindi pangkaraniwan o kung ano-ano lang ang kanilang mga naranasan. Kaya panay pa rin ang kanilang paghahanda at panalangin na kung ano man ito, hindi na sila muling gagambalain.